Mabuhay! Muli ka nagbabalik din po ulit si Miloy na Baboto, ang vlogger na hindi marunong magsuklay. Matagal po ako nawala dahil medyo naging busy. Pumasok ako ng cargador dyan sa may kanto. So yun, medyo matagalan kaya kikita nyo man kulay black na yung buhok ko. At nakalimutan ko na sabihin ko. At matagal ako nawala, na-miss nyo ba ako? Ako, hindi ko kayo na-miss. Siyempre, ba't ko naman kayo may miss ay hindi ko makilala yung mga nanonood. I decided na gago ako ng video tungkol sa stroke recovery ko. Kung ano mga ginagawa ko, kung ano yung mga exercise ko na ginagawa para makatulong sa mga kaba ko na stroke. Kasi medyo marami din na nagtatanong sa akin kung ano yung mga ginagawa ko para mag-improve. So, sabihin ko lang po sa inyo na ako po ang babae na nagbibigay ng advice pero hindi pa fully recovered. Kaya huwag po kayo masyadong maniniwala. So, yun, pero nakikita nyo naman na ang laki na ng improvements ko ngayon. Dahil years ago, hindi naman ako ganito. Noong 2013, na-stroke ako dalawang beses. Kaya napapansin nyo, medyo hirap pa rin ako sa pagsalita ko at sa pag-cures ko. Pero kung disipin mo, napakalaki na ng improvements ko. Years ago, hindi ako nakabangon. Years ago, hindi ako nakakaupo ng ganito. Years ago, hindi ako nakapagsalita ng maayos. Bulol ako. Hindi nakakain maayos, hindi nakapagbanyo na mag-isa. Hindi ko kaya maligo mag-isa. Hirap magsalita, hirap kumain, hirap dumumi, hirap umihi, hirap matulog. Lahat na lang mahirap, hirap sa pera. So, nag-improve naman, except sa hirap sa pera. So, noon, hirap akong umubo, tumawa, umiyak, magsalita. So, lahat mahirap. Pero ngayon, look at me, nag-improve. Hindi ko naman sinasabi na 100% fully recovered na ako dahil hanggang ngayon, hindi pa rin naman ako nakakalakad na magsako hanggang naka-worker lang. Pero, napakalaki na ng pagbabago. Aww. Ang recommendation sa akin ng neuro ko at ng rehab doctor ko ay aggressive rehab. So, bakit aggressive rehab? Kasi bata pa ako noon. 21 lang ako nung na-stroke. At hindi naman ako tinataasan ng blood pressure. In short, hindi naman ako na high blood. Kaya pwede ako mapagod. So, medyo extreme yung mga pinapagawa sa akin. Extreme yung mga arms forward. Mga palakpak. Extreme, di ba? So, yun. Kaya medyo kailangan pinapagod ako para makarecover agad. So, pero sino bang mag-isip na abot ako ng 7 years? More than 7 years na akong post-stroke, pero nag-improve pa rin. Today, I have decided na gagawa ako ng video tungkol sa mga stroke exercises ko, especially ito para kay Kay. So, si Kay ang kinakilala ko na stroke patient din, nakatulad ko na merong nystagmus. So, napakarami naming similarities except sa akin, AVM, yung cause. So, itong video na ito ay gagawin ko hindi lang para kay Kay, kundi para sa lahat ng mga katulad ko na stroke patients. So, ipapakita ko yung mga simpleng exercise na ginagawa ko noong kaka-stroke ko pa lamang. Pero bago lahat, ipitan ko muna yung buhok ko kasi masyadong maganda yung bangs ko. So, dati, hirap akong magsuklay din. Hirap akong mag-clip. So, yun. Yun lang, sinabi ko lang. Alam ko wala naman kayo pakik. So, yan. Ipit ko na. So, kung mapapansin nyo din, hindi pa tayong buka ko. Ito yung part na may sapak.
So hindi ko alam kung bakit, pero naapektuhan siya ng nangyari sa akin. So ayan, medyo hindi siya patay. So punta tayo sa ating yoga mat. Joke lang. Balik lang yan. Ito yung mga simple exercises na pinapagawa sa akin noon sa ospital hanggang sa pag-uwi ko. Ginagawa ko siya everyday kahit tingin ng iba. Tingin ko noon ay parang wala naman siya nga itutulong. Pero in the long run, meron pala. So, syempre, kapag kakastroke mo lang, sobrang hina talaga ng katawan mo. Konting taas ng kamay, arms forward, nakakapagod. So, ito yung una kong exercise note. So, ito yung isa sa unang exercise na ginagawa ko at tinawag ko siyang arms forward, side, and up. So, simple lang, arms forward, side, up. So, yun yung ginagawa ko. Everyday, pagising ko, arms forward, side, up. So, arms forward, side, up. So, ulitin nyo siya 20 times, 10 times, kung ano yung kaya nyo. Araw-araw. So, kung gawin ko siya, basta nakaupo ako, inuubos ko yung oras ko sa pag-exercise. Ganyan. So, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya kahit may nakakita sa'yo. Dahil kung mahiya ka, walang mangyayari sa'yo. Oo, parang tigil ang iba, nakakatawa, pero para sa'yo, din yan. So, pangalawa, arms upward clap. So, malinaw naman sa tinawag sa kanya. Arms upward and clap. So, yun. Dati, di ko kayang pagpalakpakin yung kamay ko dahil lagi siyang gumaganon. Hindi siya. Dati, ganto siya. Pero ngayon, kaya ko na. So, pwede na kung matendo mga concert ng mga rap concert at walakpakan. So, yun. Gawin niya lang. Ginagawa ko siya noon 20 times. So, everyday, ginagawa ko yan. Katulad kanina, arms forward, side ward, up, ay up. Arms forward, side, up. Ito naman, arms side ward, and upward clap. Arms upward clap. Ayan, ganyan-ganyan. So, disclaimer lang po pala, nakakapit. Disclaimer lang po pala, hindi po ako PT. Kaya huwag kayo magpapaniwala sa mga kung merong PT na makapanood ito, pwede niyo ba akong itama? Or i-correct, sabihin niyo lang po sa comment. Pangatlo, kailangan natin ng dumbbell. So, ang dumbbell na ito ay nakalagay ay 1 LB. Sabihin ng LB, Loida Bauto. Kasi ibig sabihin po na LB ay pounds. Sa Tagalog, pondo. So, ito po ay 1 pound lang. So, para sa iba, mabigyan na to. Pero, kaya ko naman siguro hanggang 20 pounds. Wow, lakas! Ito ay may pound. So, dati 1 pound lang kaya. Katulad doon sa pinakaunang exercise, so, ang kinaiba lang ito ay merong kahawak na dumbbell. Yung dumbbells ko ay Kikai. So, ito po ay nabili na kapatid ko sa may Cubao. So, marami kayo makikita mga ganito online. So, hindi naman siguro siya kamahalan dahil maliit lang sa kamagaan lang. So, katulad sa una, arms forward, side, up, aray ko. Arms forward, side, up. Ayan. Tapos, pag wala akong magawa, ginagamit ko rin sa paa. Ayan. Medyo ka lang po yun. So, number 4, pang-apat, tinatawag ko po siyang dumbbell strong.
So, alam pa kala po yung nagagawa ko dito. Kasi, ganito, and then strong. Dumbbell strong. Dumbbell strong. So, ganyan po yung mga ginagawa ko noon. So, pwedeng yung dalawa. Ganyan. Or, ganyan. Pagka ganito po, tinatawag siya, double strong. Dalawang kabay ka, double strong. Pero ang sakit na, nakangawit siya. Nakangawit pa rin naman siya sa akin. Pero, kaya kong takilan. Yan, pwede nyo rin gawin ganyan, pwede nyo rin gawin ganyan. Ganyan. Ulitin nyo 20 times. Ayan. Everyday. Nakapagod siya. Kung wala kayong dumbbell, ang pwede nyo gawin ay yung lumang mineral bottle, punuin nyo ng buhangin o ng tubig. So, pwede na yun. Pwede na siyang dumbbell. So, tatandaan nyo po, single strong, double strong. Pag lima, ay yung glute bridges. So, huwag nyo pa ako pagtatawa. Pag ganito, ha? Wow! Ayan. Pero hold, pero pwede nyo gawin na ganyan. So yan, ulitin nyo lang po yun na 20 times or pwede kayo magigay ng hold na 20 seconds kung kaya na. So everyday yan, everyday. Itong mga ginagawa ko na to ay everyday ko ginagawa. So yung ba dito ay ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. Pang-anim, at tinatawag ko siyang knee slide. So, bakit? Kasi, ayan yung paa. Nakikita niyo ba? Yung paa, slide mo yung itong dulo ng toe mo, slide mo siya pataas hanggang sa tuhod. So, ito, nakatulong siya kasi dati, hindi ko to kayang gawin. Lagi ako nag-slide kung saan-saan. So, napansin ko na nag-improve dahil kaya ko na. Kaya ko na i-slide ng madali. So, gawin niyo po ulit yun 20 times, 10 times. Bahala kayo, buhay niyo yan. So, mga exercise ay tinatawag kong 20-20. So, ay nako, kasalanan to ni Bayani at Bayani eh. Hindi, ang tawag po talaga dito ay camel pose at cat pose. So, camel pose sa silikon. Tapos yung cat pose, ganyan. Gawin nyo po siya na 20 times. So, ginagawa ko siya dati everyday. Tandaan nyo, everyday. Paulit-ulit ako everyday. Night exercise ay yung kneeling. So, yan. Dati, hindi ko kayang lumuhod ng ganun. Kailangan, kung hindi ipakaya, kailangan merong hawakan. So, gawin niyo ito na for 30 seconds or 20 seconds. Dati hindi ko kaya pero ngayon, kaya ko na. So, ito yung mga improvements na unti-unti ko nakikita. Pero kung hindi mo mapapansin eh, hindi mo mapapansin. Siyempre, hindi mo pinansin eh. Paano mapapansin? Naku, hindi lang kita. So yun, ginagawa ko ito, tumatayo ako ng for 30 seconds. Pero ngayon, nakikita nyo ba yung ulo ko? Puno niya kay ulo.
So, basta nakatayo ka. Oo. Walang ulo. So, ayun, ginagawa ko siya para masana yung balakang ko, yung tuhod ko. So, itong mga exercises na to ay ginagawa ko araw-araw. So, pag tumagal ka, ayaw mo na siyang gawin na in a minute. So, ngayon, kaya ko nang tumayo na nakasandal lang sa pader. Kaya ko nang tumayo ng mag-isa. Kaya ko nang... Ano nga ba sabihin? Pero, syempre, dati, hindi ko nagawa yung mga ganitong exercise. So, dati, hindi ko kaya ito. Hindi ko kaya ito. So, marami yung kaya ko gawin. Pero, tandaan natin yung neuroplasticity. Nakakatawa natin ng must practice or heavy repetition. So, kaya meron tayong practice makes perfect. So, itong mga shinare ko exercises ay mga simple lang. So, marami pa kayong pwedeng gawin. Research kayo. Pero, pinakamaganda ay magtanong kayo sa rehab doctor kung ano yung recommended sa inyo at sa mga physical therapist. Sa tingin na iba, napakadali lang ng mga exercises na to. Pero, sa simula ay mahirap. Sabi nga, di ba? All things are difficult before they are easy. Keep practicing, be patient, be disciplined, at makikita nyo na you will keep on improving. Huwag kayong magmadali na hindi naman ito na sinabukasan malakas ka. So, it takes time, it takes patience. So, your body needs time to heal. So, kaya, samahan nyo po ulit ako sa susunod na video ko at plano ko pa na gumawa ng mga susunod na mga video about sa exercises na ginagawa ko bilang strong patient. So, thank you for watching. Samahan nyo po ako ulit sa susunod.